Hey guys, Joe here, Jubel Call Center. Welcome back to my channel. Ngayong araw ay tatalakayin ko ang at i-share sa inyo ang limang tips para sa pag-alaga ng koi fish. In English, 5 tips koi care for beginner's guide. Okay, so ito ay para sa mga nagbabalak pang mag-alaga ng koi, yung mga newbie. Ano kasi ito, request ng subscriber natin, ng bagong subscriber natin, si Bro Joe Bart. So, nag-ingi siya ng mga tips sa ano, mga baguhang nag-alaga ng koi fish na tulad niya at yung nagbabalak ding mag-alaga ng koi fish. So, gumawa ako ng 5 tips para sa pag-alaga ng koi fish para sa mga beginner. So without further ado guys, let's go! Quick intro muna guys! See ya! Huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell notification button na update kayo sa ating bagong videos. So, ito na guys ang 5 tips koi care for beginner's guide. Una guys ay itong syempre build koi pond with proper filtration system and aeration system. Yan ang unang tips ko sa inyo guys. Gumawa kayo ng koi pond muna at make sure nga meron itong proper filtration system at saka meron ding aeration system. Tapos ng filtration guys ay maglinis ng ano ng waste ng koi fish. Yung mga poop o yung mga tayong ng koi fish ay pupunta siya doon sa filtration para hindi kayo mahirapan sa maintenance. Maraming na yung mga kung medyo hindi pa niyo ma-afford yung ano yung medyo mahal na filtration system, pwede din kayong gumawa ng DIY. Mas maganda pag naka-built-in na siya sa inyong koi pond. So paggawa pa lang niyo ng koi pond, dapat may kalakip na din ng disenyo ng koi filter tulad nito guys. Okay, tingnan nyo itong mga design. Maraming mga design na sa internet na makita nyo guys. At saka maganda din pag meron kayong aklat ng koi book, mag-invest din kayo ng aklat. Mas maganda din yung aklat. Hindi lang sa internet kayo, pero madami naman sa internet na mga design. Makita niyo sa YouTube din. Mayroong mga do-it-yourself filtration system. Importante kasi ang filtration guys para walang mga duming mga waste na ano ma-accumulate sa koi pond nyo. Kasi yung mga waste guys, lalo na yung mga ano waste na mga solid waste ay magkapag-introduce yun ng mga pathogenic bacteria. Yun ay magsanhi ng ano sakit ng lagan yung isda. So dapat maiwasan yun, so malinis yun, matanggal yung mga waste. Aside pa waste nga makikita nyo, yung mga malalaking waste tulad ng mga poop ng isda, yung mga chemical na waste din tulad ng ammonia na hindi nakikita sa inyong mga mata, mag-accumulate din yan. So, kung meron kayong filtration system, yung biological filtration system ng koi pond nyo, yun ang mag-manage, mag-neutralize ng chemical waste tulad ng nitrite. Mag-convert siya to nitrate na hindi na siya harmful sa inyong isda. Mataas yan nga topic, gawa lang tayo ng topic ng ganyan yung filtration system, siguro next video ko na lang.
yung iba't ibang chamber ng filtration system, ano ang function nito. Kasi ano lang ito, short, ano lang, tips lang ito para sa pag-alaga ng koi fish, limang tips lang ito. So, highlight lang ito guys, mga tips lang ito sa mga nagbabalak, yung mag-alaga ng koi fish at sa yung mga newbie. So, make sure nga yung koi pond nyo ay mayroong proper filtration. Kasi, ikumpara nyo yan guys sa ano, yung tahanan nyo, kung yung sa tao, yung tahanan nyo pag ano, pag wala kayong ano, wala kayong ano, CR, yung dumi nyo, nagkakalat lang sa bahay nyo, nasupukit kayo sa mga poop nyo. Yan, similar yan. Kung walang filtration ang ano, koi pan nyo, lumalangoy ang koi nyo sa kanilang mga waste, sa kanilang mga tahi. So, madaming ano, pathogenic bacteria na mag-accumulate at mag-inflict ng mga sakit ng inyong isda. Okay? So, aeration din guys, aside from filtration, kahit yung filtration, meron na siyang, na meron na yan, kung yung filter nyo, pag merong nakalagay nga waterfalls, yung bumabagsak na tubig, ano yun, magbigay yun ng aeration. Kaso, sa isang banda lang siya, merong movement ng water. Merong, for example, ito ang koi pan nyo. Pag meron kayo ditong waterfall, dito lang nga area ang ma-agitate, ma-move ng tubig. So, dito lang ang ano, may exchange ng dissolved oxygen. At saka, ang purpose din ng aerator o aeration ng tubig ay yung, for example, ito ang koi pan nyo. Ditong area, dito lang ang waterfall. So, walang agitation, walang movement ng tubig. So, ditong na area, dito, labi lang dito sa bandang dulo, ay ano, walang movement ng tubig. So, stagnant siya. So, ano din, yung mga waste dito, guys, sa ito banda, sa malayo dito sa waterfalls, hindi siya masuspend sa ano, surface ng tubig. At hindi siya ma-properly ano, mahigop ng ano, pump nyo through patungo sa filtration system nyo, filter bed o yung filter chambers nyo. So, kailangan dito sa mga stagnant areas na walang movement na tubig, hindi maabot ng dito ng waterfalls o bagsakan ng galing ng filtration system nyo, dapat na mayroong nakalagay na ano, aerator para masuspend yung mga dumi patungo dito sa itaas at mahigop siya ng ano, properly ng pump nyo. At saka ang aerator nag-serve din yan ng as in as filtration system, nagpalabas yan ng mga CO2 na nakamix sa tubig, yung carbon dioxide na napropodos na ano, ng koi fish nyo, na ano din siya, na evaporate na ang CO2, ang carbon sa tubig. Okay, so, una yun guys ha. At saka guys, yung koi pond nyo ay dapat ano, nasa kung hanggang kaya nyong ma-afford yung malaki na pond, yun ang gawin nyo. Saka bigyan nyo ng proper space na malalangoyan ang koi fish nyo para ano, madali silang tutubo at hindi sila gaano magkasakit. Ang proper ratio guys is at least 400 gallons per koi fish, kasi lalaki ang koi fish. Ang computation yan, hindi sa maliliit pa sila kundi based na adult size na sila, yun ang computation niya. So dapat malaki talaga ang space para maiwasan ang ano, pag
pagkadumi agad ng water, maging masira agad ang quality ng tubig niyo pag maliit lang ang koypa niyo, kunti lang kasi ang volume ng water. At saka isa din ang reason para guys, kung madami ang water, madaming proper ang balance ang ratio ng koi fish at saka water nyo, pag may power interruption, pag may brown out, hindi gaano ubos kagad ang dissolve oxygen ng tubig. So hindi mamatay ang isda nyo. At may iwasan din ang sakit. Kaya nga, social distancing guys, importante din yan. Kasi kapag overcrowded ang isda nyo, madaling masira ang quality ng tubig at madaling dadami ang pathogenic bacteria, yung mga disease-causing bacteria. So ayan ang unang tips sa paggawa ng koi pan. Ang second tip ay mag-prepare medicine. Kailangan mayroon kayong handang mga gamot at hospital tank at quarantine tank. Yung pag may sakit, doon nyo ilagay. Pag bili kayo ng bagong isda, doon nyo ilagay sa quarantine for at least 1 month. Kasi nga, ang reason bakit 1 month guys, kasi in 1 month, doon palang yun ang life cycle ng bacteria, mostly mga pathogenic bacteria. 1 month yan mag-reach ng adulthood at atake ng isda. Tulad ng COVID virus, yung COVID 14 days, diba? Quarantine period kasi 14 days pa siya maglalabas. So, mag-prepare kayo ng medicine. Ang common na atake ng koi fish ay usually guys, ay yung koto, yung argalus. So mag-prepare kayo ng dimilin. Usually yan ang atake. Ang common yan na atake ng mga koi fish natin, yung koto. Saka yung white spot. Common yun, lalo na pag bagong bili, white spot. So mag-prepare din kayo ng methylene blue. Yun ang gamot ng white spot. At saka, guys, yung recommended ko yung potassium permanganate, gagawa ko ulit ng video niyan. Meron akong nagawang video, ilagay ko lang doon sa description guys, para makita nyo yung paano gawin ang potassium permanganate bath. Okay, so ito, prepare ka ng medicine, hospital tank at quarantine tank, second tip. So, third tips, buy healthy koi from the reputable sellers. So, bibili lang kayo guys ng koi, yung healthy koi sa mga reputable sellers na alam nyo na alam niya ang ginagawa niya. Yung mga isda niya ay before bininta, properly quarantined na siya. Wala ng mga parasites, ng mga kuto. Kasi yung kuto ay magdudulot din yan ng mga another infection. Pag hindi yan nagagamot, yung mga kuto, kasi magdudulot yan ng mga cool ulcers, yung koi ulcers, yung mga butas-butas na mga pula-pula, mga sugat pang yan. Merong mga bacteria na atake yan, yung infect. Saka yung mga hindi makita na mga parasites tulad ng gills parasite, yung flukes, mga microscopic parasites, mga protozoan. So dapat alam yung reputable seller, responsible seller yung nabibilan nyo, properly quarantine ng isda nila prior from sailing. So doon kayo bibili ng koi, parang walang problema. Kasi pag ang koi na masakitin na daan, yung masakitin na siya, pag na-transport yan, binibili mo,
pag na-stress siya, madali siyang magkasakit. Lalo na pag may pathogen na siyang dala-dala at mga parasites. So, usually, yung mga hindi na-quarantine na binibinta, usually may dala yung eggs. Egg, yung white spot, yun ang kadalasan. Based on my observation. Saka yung coisiptisimia, yung mga ugat-ugat na pula-pula. Meron din akong video dyan about coisiptisimia. Lagay ko lang din sa description. Ang pang-apat, na-mention ko na ito kanina. Always quarantine newly purchased koi. So, pag bibili kayo ng bagong koi, make sure nga quarantine muna ninyo. Huwag niyong ihalo kagad sa mga coin yung na-establish na doon sa inyong community pan. Kasi hindi kayo sigurado na meron yung dalang sakit. At alam nyo na pag galing biyahe na stress, normally magkasakit yan. Kasi wala siyang immunity. Mahina ang immune system niya dahil sa stress sa biyahe. So, pag magkasakit yan, nakahalo na dito, so magkaroon ng hawaan. So, mga hawa yung mga koi nyo na established na dito sa koi pan nyo. So, yan dapat iwasan. Yan ang kadalasang reason ng mga koi na namamatay, yung mga lagi nagpo-post sa Facebook. Napatay ng kanilang mga koi. Aside from yun, yung brand out, overpopulated, pag ma-turn off yung aerator at filtration, patay kung overpopulated. So, make sure nga nasa tamang ratio lang ang isda nyo. Okay? So, yan. Huwag kayong tandaan nyo ito, you guys. Very important yun itong quarantine. Huwag nyo ihalo kagad kasi patay yan. Believe me. Kahit pagbili mo, tingin mo sa isda doon sa binilan mo, parang healthy. Malakas lumangoy, hindi nyo alam na ma-stress yan sa biyahe. Pag lagay nyo dito kagad, patay lahat yung coin nyo. So, always quarantine good guys. Kung mahal ang coin nyo, lalo na pag mahal ang coin nyo, 30 days good guys, 1 month. So, didiscuss ko niya next video yung quarantine procedures guys. Meron akong old videos pero hindi gano'ng maganda, hindi gano'ng maintindihan na. So, gawa na lang ako ulit. So, next guys ay ika-5 ay feed the best koi food you can afford. So, bibili kayo ng yung ma-afford nyo the best, yung kaya nyo ma-afford, yung pinakamahal kung kaya nyo, yun ang bilhin nyo guys. Kasi pag mumurahin na koi food guys, lalo na yung tilapia foods, feeds, yung tilapia feeds may bili sa sa agribit. Yan guys, so, madaling madumi yung yung koi pan nyo. So magdulot yun ng magdumi yung koi pan nyo. So mag-introduce yun ng mga pathogenic bacteria kaagad. At yun, magsanhi pa na mamatay yung ang investment yung mga intonses. Alam nyo, mahal pa ang electricity sa katubig. So, mamatay sila guys. So, itong mamahalin na koi food, pwede naman yung pakainin once a day. Kasi ang mahalin na koi food, well balanced ng vitamin, saka effective siya guys. Yung pinakamura na okay na koi food, yun ang ginagamit ko, Koi King. Kung ma-afford pa ninyo aqua, at saka yung mga mamahalin, mas mabuti guys. So,
huwag kayong magtipid ng ano, kahit wala na kayong pangbili ng brief, okay lang, in the name of hobby yan guys. Tulad ko, wala na akong brief. So yan muna guys ang limang tips na i-share ko para sa mga beginners at saka yung mga pro na nakalimutan, kung refresher lang ninyo ito guys, okay? So comment lang down below guys kung meron kayong additional katanungan at kung anong gusto nyong malaman na video information na pwede. Comment lang kayo below guys at gawan ko yan ng video. Sagot sa mga katanungan nyo about koi fish care, koi fish keeping. Itong ngayon ay ano lang, 5 tips koi care for beginners guide. Okay, so pang beginners to guys. At pang refresher din sa mga pro na nalimutan, especially itong always quarantine newly purchased koi. Ako guilty din ako dito. So minsan nagmamadali ba guys, no? Ito talaga, so ito din medyo guilty ako nito noon, magtipid itong koi food. Huwag niyong tipirin guys kasi pag tinipid niyo maano, magkasakit sila, maano pa, sayang mahal ang koi lalo na pag maganda kat yung mga imported. Okay, so bro Joe Bart, hope na nakatulong itong mga limang tips na discuss ko ngayon. So ano, comment lang kayo guys kung ano pang gusto niyo yung video na gagawin ko at sasagutin ko ang mga katanungan niyo about koi fish care. So that's it for now guys. Yung thanks for watching and thanks for your support always. Keep safe everyone and God bless.